Good morning mga best! Panibagong araw, panibagong saya, at panibagong kalaman. Ngayon, magluluto naman tayo. Tara, samahan nyo kami. At para sa ating pita bread, o tinatawag natin na kubus dito sa Middle East, gagamit tayo ng all-purpose flour, water, yeast, sugar, saka salt. At para naman sa ating garlic sauce, meron tayong cornstarch, water, lemon, garlic, olive oil, or pwede ding vegetable oil, saka yung ating asin. At para sa ating grilled chicken, gagamit tayo ng chicken breast. Ginamit natin dyan is 500 grams. Gagamit din tayo ng black pepper, cumin, coriander, onion powder, garlic powder, ginger powder, paprika, then yung ating yogurt, saka yung salt. Yan po yung ating mga ingredients. Nakikita nyo, meron tayong french fries. Gagamitin natin yan sa paggawa ng ating shawarma later on. Yan mga best, magmamarinate na tayo ng ating chicken. So ilalagay natin yung ating chicken sa ating bowl. Then, isunod na natin yung ating mga powder. Yung ating black pepper, yung ating cumin, coriander, garlic powder, yung ating ginger, onion powder, yung paprika, then imimix muna natin. Yan, imimix natin yung ating chicken kasama yung ating mga powder. Ngayon, pwede na natin i-add yung ating yogurt saka yung ating salt. Yan. Mix lang. Then, we will leave this for an hour. Mas maganda sana pag overnight para mas masyadong malasa. So, leave natin muna to. Then, gagawa muna tayo ng ating garlic sauce. Mga best, ngayon gagawa tayo ng ating garlic sauce. Sa isang saucepan, ilalagay natin yung ating cornstarch, saka yung ating tubig, saka imimix. So ginamit natin yung cornstarch saka yung tubig para pampalapot ng ating sauce. Sa ibang recipe, gumagamit sila ng egg, kaya lang sometimes medyo malangsa. So we prefer na gumamit na lang ng corn flour saka yung ating water. Then, iboboil natin to para maging paste-like consistency sa isang low fire. So, kita tayo sa oven. Ngayon, niluluto natin ngayon yung ating sauce. So, continuous stirring lang para hindi siya mumuo. So, again, yung hanap natin is yung ating paste-like consistency. Yan mga best, nagtitikin na yung ating sauce. Yan. Malapit na to. Then proceed na tayo sa paggawa ng ating garlic sauce. So off natin yung fire. Tara. Yan yung ating mixture. I-cool down muna natin bago ilagay sa ating sauce. Ngayon, ilalagay na natin yung ating mga ingredients para sa ating garlic sauce. Yan, yung ating garlic. Lagay natin sa ating blender. Pagkatapos, yung ating lemon juice. Yung ating asin. Paunti-unti lang. Then, dalhin natin sa ating blender.
Ngayon, maglalagay na tayo ng ating cornstarch na ginawa nating parang paste kanina. Idagdag lang natin. Yan. Then, i-blend ulit. Then, tingnan yung consistency. Yes, unti-unti nang nabubuo yung ating sauce. Ngayon, magdadagdag tayo ng ating oil. Unti-unti lang hanggang ma-reach natin yung ating hinahanap na consistency niya. Then, balik ulit yung ating garlic sauce. Ilalagay na natin sa ating bowl. O mga best, gagawa naman tayo ngayon ng ating pita bread. O tinatawag namin dito na kubus. So sa ating bowl, ilagay yung ating all-purpose flour, yung ating yeast, yung ating sugar, saka yung ating salt. Pwede naman kayong gumamit ng mixer. Pero dito, mano-mano natin gagawin yung pita bread. Then ihalo. Ngayon, idadagdag na natin yung ating tubig. So, gawa tayo ng kunting butas sa gitna ng ating mixture. Then, dahan-dahan lang. Then, mix na naman. Yan mga bes. Continue mixing lang hanggang sa wala nang matira na flour bago natin ininid yung ating dough. Yan mga bes, wala nang excess flour. Pwede na nating inid yung ating dough. It's a video. Yan mga bes, tapos na tayong mag-knead ng ating dough. Ngayon, i-rest muna natin to for 30 minutes. So habang naka-rest yung ating dough, halika, samahan nyo kami, mag-grill tayo ng ating chicken. Yan mga bes, mag-grill na tayo. Make sure na ginrison yung iyong pan. Ngayon, ilalagay natin yung ating chicken. Yan, nagsisizzle na. Sarap pakinggan. Yan. So habang nag-grill tayo guys, magpa-fry na rin tayo ng ating french fries. Isabay na natin. Yan. Yan mga bes, after ng 30 minutes na pagre-rest, ngayon ikakat na natin para lulutuin na natin later on. Yan mga bes, magluluto na tayo ng ating pita bread o tinatawag namin dito na kubus. Ilagay lang natin yung ating dough sa pan na naka-low heat lang para hindi masunog. Ngayon mga bes, irarap na natin yung ating shawarma. Ito yung Turkish style. Yung garlic lang, chicken, saka french fries. Turkish style shawarma.
At ito mga best, ito yung Filipino style. Yung merong vegetable. Lalagyan natin ng cucumber saka ng tomato. Ganun pa rin, garlic sauce, chicken, fries, cucumber, saka tomato. Na-notice nyo, sa Pilipinas, normally wala tayong fries. Yan yung pinagkaiba ng Turkish style. Yan mga best, luto na yung ating chicken shawarma. Chicken shawarma ng Middle East. So if you like our video, click like, comment, subscribe, and click the notification bell for future updates. Yung ating full recipe ay nasa description box. See ya!